Magandang araw po sa inyong lahat, kabayan. Alam po ninyo, sa napakahabang panahong pagtatanghal sa radyo at telebisyon ng ating palatuntunan, ay naitala ng ating alamin ang napakaraming paksa at talakayin sa larangan po ng paghahayupan, paghahalaman, pangisdaan at mga industriyang pangtahanan. At ito po ay batay sa ating pong mga nagawang pakikipag-ugnayan, pakikipanayam, sa ating mga dalubhasa, sa mga magsasaka, sa ating pong mga negosyante at marami pa nating mga kababayan sa larangan ng pananakahan at industriya. At ito po, kabayan, ay ukol sa kanilang ginagawang pagsasaliksik, pag-aaral, mga karanasan, mga payo, pananagumpay, at kasama na rin po dito at bahagi ang sarili at personal na karanasan ng ating palatuntunang ating alamin. Kabayan, ang lahat ng kaalamang ito ay ating pong tinipon at pinagsama-sama sa pamamagitan po ng ating tinaguriang libro sa video ng Salin Kaalaman ng Palatuntunan Ating Alamin. Kabayan, sana po ay mabigyan namin kayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga kaalamang nabanggit at harinawa na kayo po ay magtagumpay sa inyong mga proyekto. Masaganang pagsubaybay, kabayan. Kabayan, ang mga kaalamang ito ay ukol sa pag-aalaga ng mga paitluging manok o tinatawag na layers. Kung tutuusin, hindi naiiba ang sistemang dapat na sundin ukol sa layer kung ihahambing sa broiler. Subalit muli po nating isama ang lahat ng mga mahalagang kaalaman at pamamaraan sa pag-aalaga ng nasabing manok. Kagaya ng broiler, ang layer o paitlugin ay maaaring alagaan sa loob ng bakuran o backyard o kaya'y gawing malakihan o commercial. Batay sa karanasan ng mga nakaugnay ng ating alamin at sa ating pagsasaliksik, maganda ang takbo ng nasabing negosyo at hanap buhay at maaari pang pasukan ng mga naghahanap ng mga proyektong kapakipakinabang. Para po doon sa mga walang karanasan sa pag-aalaga ng nasabing hayop, magsimula muna sa isang maliit na kawan ng manok na paitlugin. Ang 200 ulo ng manok ay magaang na panimula. Maliit lamang ang puhunan, hindi mabigat alagaan, at hindi kayo gaanong mahihirapan sa pagbibenta ng itlog na makukuha. Dito'y nagbigay ng payo ang isang kabayan ng ating alamin. Ang isang guro namang nakapanayam ay nagsabing siya'y nag-aalaga ng 200 paitlugin at may kita siyang piso rin sa bawat itlog na kanyang pinupulot. Kaya't kung 180 piraso ang makuha araw-araw, may kita siyang 180 piso araw-araw. Sa kabilang dako naman, naririyan din ang tinatawag na contract growing. Dito'y kailangan ang malaking puhunan. Sa contract growing, ang nag-aalaga ang may pabahay, mga tauhan at gamit sa pag-aalaga. Samantala, ang nagpapaalaga ang supplier ng sisiw o manok na paitlugin, gamot, kaalaman, at siya na rin ang namimili ng itlog. Sa layer naman natin, meron bang contract growing sa layer? Meron. Ito nga ang aking hanap buhay, kaya nakapasok ako dito dahil merong nakilalang isang tao na nangangailangan ng layers, contract. So itong mga manok na ito, kanila ito, tsaka yung feeds, akin lang ang building, tsaka labor, tsaka itong lupa. Ano ang masasabi niyong kagandahan itong ginagawa po ninyo as against commercial growing? Ang maganda dito, wala akong problema sa mga kitin. Kinukuha lahat ng contractor. Oo. Kasi yun ang pinakasakit ng ulo, marketing eh. Isang araw ka lang din magbebenta, wala ka ng paglalagay ng itlog eh. Naranasan ba ninyo, Mangusping, yung pag
nagmamarket po ng inyo? Oo, nung una, nung ito pa yung building ko, ako ang nagmamarket, ako lahat. Ilang heads lang kayo? Sumakit ang ulo ko eh. Ilang heads lang kayo noon? Mga 5,000. 5,000? Oh. Sumakit ng ulo nyo? Oo. Ah. Araw-araw yan. Anong ilang porsyento na hukong itlog? Siguro, mga 4,000 a day ang nakukuha ko. Sabi ng 4,000. So in 1 week's time, libo-libong maitlog na yan. Wala nang paglalagyan ng bodega. Kahit maliit lang bodega ko. And in this kind of arrangement sa contract growing, ano po, kinukuha niya lahat yan. Without necessarily revealing your income, ano po, ang kano po ang porsyento ng dating sa inyo? Hindi natin maano, no, dahil ito. Yeah, sa itlog po, may ilang porsyento po ang pwedeng pumasok? Maganda po ba? Maganda, maganda. Dahil natin sabihin nyo. Kumasenso ako eh. Okay. Dito po, wala po ba tayong katalunan dito? Eka nga, sa yung mga problemang malalaki na tumatama po sa mga produksyon ng ito. Wala naman. Sa awa ng Diyos, i-deliver sa akin to 16 weeks. 16 weeks. Lahat ng vaccine, nailagay na dyan. IBD, NCD, Palpax, lahat ng vaccine, Coriza. Lahat ng vaccine. Kaya, linis ng manok, ha? Kaya ito, wala ng vaccination to. Practically, wala na. Nung middle part ng laying, kukunin mo yung titer ng protection, kailangan vaccinate, minsan lang. And how many days or months o gano'ng kahabang period po ang kinakailangan para makita po natin na maganda pa rin ang ating production? Ito hanggang 82 weeks old ang manok, nangingitlog pa ng maganda. Hanggang 82 weeks. 82 weeks. Oo. Mga ilang porsyento po ang bigay na itlog niyan? Mga hanggang 65, 67 pa yan. 82 weeks. 82 weeks. Yung pong kailan po kayo nagka-cut off para ika nga mapalitan ng ating mga manok? Oh, pagkatapos naman, pwede ka na mag-cut off. Kailangan ibenta mo na para mapalitan ng bagong started pullets na naman. Kahit na 67 na po? Oo. Oh. Kasi pababa na eh. Ayaw nyo na nung 67? Pwede pa, kaya lang masyadong kung 67, tapos hinintay mo mag 50%, at saka ka magpapalit, masyadong malaki ang time na hintay mo mababang production. Habang kung kukuha ka ng started pullet na naman, pataas na yon, aakyat ka ng mga 90, 92. Kung meron po kayo nung ano, mga manok pa naka-stack po dyan na hindi nasa 67, saan po ninyo inilalagay mga pullets po ninyo? Dito, all in all out to. Lahat ito, ibebenta. Bit-bit lahat yan. Lahat. Tapos sabay pasok naman yung mga excuse me. Mayroon din ako contact din kumukuha ng mga calls nyo. Walang problema ang calls dito. Ito, kung may bebenta mo ito, isang araw lang, makakakot ito. Yung dumalaga po ninyo pag dumating dito, kailan mangingitlog? Darating ng 16 weeks, mangingitlog yun ng mga 18, pero yung tunay na production, 20 weeks. So you still have yung gap na 4 na araw? Apat na buwan. Apat na linggo. Apat na linggo. 16 to 20. Kinukondisi mo yan. Lagi ng pakakainin mo ng tinatawag na prelay hanggang mag-umbisi sila mong itlog. Magpipik sila ng mga 28 to 29 weeks. Paano yung ano? Di wala kayong production between the time na tinanggal ninyong 67% at pumasok naman yung mga bagong dumalaga? Mga 2 buwan. Wala kang kita. Hindi ba magiging mas efisyente kung iwan natin yung mga 67 sa isang kulungan para... Maganda sana yun, kaya lang ang cycle mo eh. You don't break the disease cycle, ano? Ito, pag binakanti mo ito, spray, disinfection, linis, mawawala yung lahat ng sakit. Okay. Kaya pagdating nung bago, malinis ang environment nila. Samantala, naririyan din ang commercial grower. Siya ang may-ako ng lahat ng gastos at gawain mula sa sisiw at gamit, pag-aalaga at sa pagbibenta ng produkto. At kailangan ng isang commercial grower ang malaking puhunan. Subalit kung masinop ang pamamahala, may pagdadalhan ng produkto kahit anong laki ng produksyon. Magbibigay din ng malaking kita para sa isang commercial grower. Sa Pilipinas, maraming uri ng paitluging manok ang mabibili. Ang ilan sa mga ito ay ang Arbor Acres, Lowman, Peterson, Starbro 15, Babcock, Kimber, Starcross, Highline, The Cub, at marami pang iba. Kung bibili po kayo ng paitluging manok sa simula,
magpaturo doon sa mga may karanasan. Bilhin ang may mataas na porsyentong magandang alagaan at magbigay ng itlog. Matibay sa sakit, walang pinsala at matibay sa lokal na kondisyon. Subalit ang pinakamahalaga ay dapat makapagbigay ng maraming itlog sa mahabang panahon. Bueno kabayan, tunguhin po natin ang mga kaalaman ukol sa pabahay na kailangan. Kung kayo ay backyard raiser, maaari kayong magsimula sa tinatawag nilang condominium type ng kulungan. Maaaring dalawang patong na kulungan at may dibisyon lamang ng yero para sa dumi ng mga ito o tinatawag na catcher. Maaari ding hiwalay na alagaan ng manok. Ang bahay ay maaaring yari sa kawayan, kahoy at chicken wire. Ang mahalaga ay maginhawa para sa mga manok at hindi sila mapipinsala. Sapagkat maliit lamang ang alagaan ng isang backyard raiser, madaling linisin ang bahay ng mga ito. Ang bahay ng manok kabayan ayon sa mga dalubhasa ay dapat na paayon sa takbo at ihip ng hangin, lalong-lalo na kung kayo po ay pumapasok ng malakihan o tinatawag po nating commercial growing. Tayo ay bibili ng tinatawag day old cheese o yung isang araw na sisiw. Yan ay ilalagay natin sa isang bahay na hindi bukod to sa laying house o yung bahay ng paitlugan. Bawat manok ay ilalagay mo sa isang bahay na merong final o yung ang space na ibibigay mo ay 1 square foot. 1 square foot, ibig sabihin 1 foot width, 1 foot length. E mumultiply mo yan ng kung 100 square feet. Pero sa day old, yung pagdating lang, hindi mo pwedeng i-spread yan doon sa yung buong 100 square feet. Kukulong mo siya sa isang lugar na lalagyan mo ng tawag na kulong, no? Na ang kanilang area na lalagyan mo ng heater ay 0.3 square foot. Square foot. Oh, 1/3 ng space. Oh. Square foot, ang ibig sabihin ng foot, eh, pie. Oh, pie. Oh. Pie, isang pieng pa gano'n, pieng pa ganyan, ang tawag dyan ng square foot. Oh. Ngayon, pag maliit pa sila, ilalagay mo sila sa isang sulok na ang kanilang space ay 1/3. 1/3 lang. 0.3. Square foot. Habang lumalaki sila, kasi may brooder yan eh. Bawat, kung 100 yan eh, isang brooder lang nilalagay mo, isang ilaw. Habang lumalaki sila, yung kanilang kulong ay paluwag ng paluwag. I-adjust mo yung kanilang partisyon hanggang sila ay umabot ng 1 square foot, kasi makita mo naman na maskip na yung manok kung wala na silang matatakbuhan. Ukol naman sa painuman, maraming mabibiling uri na sukat na sa mga bahay ng manok. Ganito rin ang lalagyan ng patuka na maglalaman ng tamang dami sa tamang panahon ng pag-aalaga. Subalit, kung magsisimula ka agad sa paitluging manok, masusunod dito ang pangkaraniwang paraan at gamit na ipinapayo ng ating mga dalubhasa. Ang gamit sa manok na paitlugin ay nakalagay sa harapan ng kulungan. Madaling lagyan ng pakain, tubig, at madaling linisin na kagaya po ng inyong nakikita. Ang malaking alagaan ay may paraang umaagos ang inumin kung kailangan. Kahit na po sa isang backyard raising project, maaaring sundin ang ganitong paraan.
Ang modernong lagakan ng mga hayop sa commercial farm ay gumagamit ng mga pamamaraang makababawas ng gawain. Para sa patuka, itinutulak na kariton. Para sa tubig, tubo ng tubig at gripo. At para sa koleksyon ng itlog, patunga ng tray na itinutulak na lamang po. At kagaya ng ating nabanggit kabayan, higit na magandang magsimula sa malapit ng mangitlog. Subalit kung kayo ay magsisimula sa sisiyo pa lamang, mahalagang malaman ang mga sumusunod. Una, kailangan ang brooder house o tinatawag nating brooding space sa kulungan. At kagaya ng sa broiler, kailangan ang wastong init at temperatura habang lumalaki ang mga sisiw. Para sa manok na ito, sundin ang mga payo ng ating mga dalubhasa. Unang araw hanggang unang linggo, 90 to 95 degrees Fahrenheit. Unang linggo hanggang ikalawang linggo, 85 to 90 degrees Fahrenheit. Dalawang linggo hanggang apat na linggo, 80 to 85 degrees Fahrenheit. Kabayan, kapag labis na sa apat na linggo ang gulang ng manok, alisin ang painitan o tinatawag na heater. Samantala, obserbahan ang mga sisiw. Kung maginhawa, maayos ang balahibo, masigla, kumakain at umiinom ng maayos, tama ang dating ng init sa bahay. Subalit kung ito ay malikot, humihingal at lumalayo sa initan, siguradong mataas ang temperatura. At kung ito naman ay lumalapit sa initan at balisa, nalalamigan ang sisiw. Kailangan din po ng sisiw ang sariwang hangin. Kung walang natutulog na carbon dioxide at masagana sa oksiheno ang bahay, magiging malusog ang mga sisiw. At kung kulang sa maaliwalas na kapaligiran, maaaring magkasakit ang alagain. Huwag hahayaang nagsisiksikan ang mga sisiw. Ito'y magbibigay daan sa kanibalismo at magiging mahina ang mga alaga. Huwag hahayaang magutom ang sisiw o manok na paitlugin. Huwag hahayaang walang pakain sa kakanan sa loob ng ilang oras. At upang maiwasan ang stress, huwag biglang aalisin ang mga canopy o panabing at iwasan ding makapasok ang malamig na hangin o tinatawag nating draft. Kailangang manatiling maayos ang temperatura sa bahay ng manok sa lahat ng pagkakataon. Sa mainit na panahon, maglagay ng bentilador sa ilang bahagi upang hindi tumigil ang mainit na hangin sa loob ng manukan. At bukod sa pagkain at tubig, bigyan sila ng bitamina at mineral o kaya'y suplementong payo ng mga dalubhasa. Sa brooding chicks kabayan, alisin na ang papel na inilatag kung ang mga manok ay mayroon ng gulang na 7 o 10 araw. Pakatanda ang katulad ng broiler, kailangan ding pabakunahan ang manok laban sa mga sakit. Backyard ay walang pinagawa na sa commercial, kaya lang kukunti ang manok mo. Kaya kung ano yung bakuna at saka medisina at saka yung mga pamamaraan doon, parehas lang. Ang nagiging ano lang natin, kunyari sa malalaki, eh meron silang full-time na veterinaryo, meron silang full-time na mga managers at mga workers. Eh dito, eh part-time tayo, pero lahat ng kailangan ng sisiw, ng manok, ay bibigyan natin. Kunyari, dun sa tinatawag na vaccination program, kailangan ang manok ay bibigyan mo ng bakunang tinatawag nilang Newcastle. Ito yung peste. Tama mo nun, peste. O Newcastle disease. Ano mga sintoma ng Newcastle? Ang Newcastle kasi ano eh, yung basta ang unang ano niyan, yung maraming namamatay.
ang mga manok malulungkot tapos marami namamatay. Tapos, yun ang isang sign. Ngayon, para hindi dumapo sa'yo yan, kailangan meron kang tinatawag na vaccination program. So, within first week o mulang day old hanggang mga 7 days, kailangan bigyan mo sila ng tinatawag na IBD, Infectious Bursal Disease Vaccine. Mm-hmm. Bago ito, nung araw, wala pa ito eh. Pagdating ng mga 2 weeks, pwede mong sundan yung IBD. Importante yun sapagkat ito yung na parang sa tao, ito yung AIDS na wala ng immune, nagkakaroon ng immune deficiency kasi walang immunity yung manok. Hindi sila kagawa ng protection sa sarili nila pag meron silang IBD. Parang ano talaga, AIDS ng tao. Pagkatapos niyan, kailangan bigyan mo sila ng yung Newcastle. Yung Newcastle kasi, peste, ay pwede mong ibigay bilang injection, drop, o kaya sa tubig, no? Ngayon, sa first vaccination mo, pang ano sila, pang mga 13, 14 days, bigyan mo sila ng tinatawag na NCD-IB, yung combination nito ng Newcastle disease at infectious bronchitis. Susundan mo yan ng isa pang NCD sa loob ng, sa edad na 4 weeks. At sa edad na 5 linggo, yung bulutong, tawag dyan, palpax. At hindi na kailangan siguro ang magbigay ng kurisa sapagkat pagkukonti ang manok, ang kurisa hindi masyadong problema. Pero bago yan ay mangitlog, dapat masugnan pa yan ng Newcastle disease o yung papatak para sa peste. Ano bang sakit na talagang masyadong grabe sa iyong karanasan? Sa sisyuman o sa palates o yung nanginitlog? Sa karanasan, ang pinakagrabing inabot ko, yung sipon ang tinatawag na yung CRD. Pero yung madaling gamutin. Isawa ng Diyos, di pa naman ako nagkaroon ng peste, no? Yung ibig sabihin, yung peste, nauubos ang manok mo. Dami namamatay. Ay, yung peste, yung Newcastle, no? Newcastle, ha? Oh, pagka-con, yung kung sa mga native chicken, sir, doon sila sa puno ng ano, mahulog. Francis, mahulog. Yun ba, Castle? Oh. Ay, si... Talaga grabe yun, ha? Ay, grabe yun. Kaya nga tawag peste. Peste. Mauubos ang manok mo, eh, pag inabot ka na. Pero yan, dahil sa nakita mong pagbabakuna mo, 1, 2, halos 4 times mong babakunahan bago siya mangitlog. Kaya halos libre nito sa inyo kasi ito lang kailangan mo. Ito pang mga gamot mabibili sa mga sa Animal Bureau of Animal Industry o sa mismo sa ano? Hindi. Saan natin makukuha? Ito ngayon, pwede kang bumili sa mga food supply. Marami ito. Ang Bureau dati gumagawa nito. Pero tinigil nila dahil meron naman commercial eh.